Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayong araw ang nasa 13.3 billion pesos na halaga ng nasabat na umano'y shabu sa Litagtag, Batangas. Para sa detalye, nakatutok live si Denise Abante. Denise! Ace, ito na ang pinakamalaking shabu shipment na nasabat sa bansa ngunit walang naitalang nasaktan o namatay. Yan ang pinangahawakan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang naging pagbisita kanina sa Litagtag, Batangas. Personal na nagtungo si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa barangay Pinagkurusan, Alitagtag, Batangas upang inspeksyonin ang mga nasabat kahapon na halos 2 tonelada ng shabu na nagkakahalaga ng 13.3 billion pesos. Tiningnan din ng Pangulo ang palibot ng sasakyan, gayon din ang loob nito na siyang pinaglagyan ng mga kontrabando. Kinumpirma ng Pangulo na ito na ang pinakamalaking huli ng droga sa buong bansa, kasunod ang 11 billion pesos na nasamsam sa Infanta, Quezon, noong March 2022 na nagresulta sa pagka-aresto ng hindi bababa sa 10 suspek na sakay naman ng 3 van. Ito na yung pinakamalaking huli na nagawa natin. This is the approach that we are taking to the drug war. We take apart, binabaklas natin yung mga sindikato, kahit sino man. Ang nakita natin may kasabwat, kasabwat dito sa drug trade. Kahit sino man, kahit politiko ba na powerful politician o police o kung sino man, talagang pinag-iimbestigahan natin. Pinuri ng Pangulo na walang nasaktan o nasawi sa ani ay pinakamalaking shabu shipment. Ganito rin ang nauna ng pahayag ni Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos kahapon hinggil sa drug war. Sinabi nitong maaaring mapagtagumpayan sa pamamagitan ng kasalukuyang programa ng kapulisan at intelligence na hindi na kailangang gumagamit ng karahasan. This is the biggest shipment of shabu na nahuli natin. But not one person died. Walang namatay, walang nagputukan, walang nasaktan. Basta't inoperate natin na dahan-dahan, yun naman dapat ang approach. Para sa akin, yun dapat ang approach sa drug war. Na ang pinaka-importante is matigil natin ang pag-ship ng mga drugs. Pero sabi ng Pangulo, matitiyak niyang hindi nagmula sa bansa ang mga drogang nasabat sa Batangas. Iniimbestigahan na rin kung saan sana ito dadalhin. Bili niya sa mga otoridad. There's no silver bullet to this. Kailangan talaga kayod. We have to operate, we have to gather intelligence, we have to coordinate. There is no other solution but to keep doing this. Na kung pasok sila ng pasok, hanggang it is not, magawa napakahirap magpasok ng drugs sa Pilipinas. That is the situation that we are hoping to achieve. Keep operating and keep gathering intelligence, and that's the key to bringing down the activities of the drug syndicates. Nakaharap din kanina ng Pangulo si Police Captain Luis De Luna na nauna nang binigyan ng spot promotion kahapon ni DILG Secretary Abalos dahil sa pangunguna nito sa checkpoint kahapon na dahilan naman ng pagkakasabat sa mga kontrabando. Samantala, dahil na rin sa dami ng nasabat na ilegal na droga, nagpapatuloy pa rin ang isinasagawang inventaryo ng pulisya bago ito dalhin sa crime lab sa Camp Crame para sa tamang disposisyon. Isinailalim na rin sa inquest proceedings ang nahuling suspect ngayong araw. Ace, pagtitiyak ng Pangulo na mas paiigtingin pa ng otoridad ang kanilang kampanya kontra ilegal na droga upang hindi na tuloy ang makapasok pa ito sa bansa. Ace? Maraming salamat, Denise Abante.